Halos tatlong araw na pero hindi pa rin tuluyang naaapula ang sunog sa Evergotesco Grand Central Mall sa Caloocan. Biyernes pa ng gabi nagsimula ang apoy sa isang tindahan ng sapatos. Iniimbestigahan pa rin ang sanhi nito. Isa lang po yan sa mahigit 100 sunog na naitala sa Metro Manila ngayong Fire Prevention Month. Live mula sa Caloocan, may report si Teresa Andrada. Teresa? Yes, Jessica, hindi pa rin idinedeklarang fire out ng Bureau of Fire Protection ang sunog dito sa Evergotesco Grand Central Mall sa Caloocan City. Sa katunayan ay binabantayan nila ang 4th at 5th floor ng naturang mall. Ito ang apoy na nadatna ni na Jerome Butuhan ng Marulas Fire Volunteers nang mapasok nila ang nasusunog na Evergotesco Grand Central Mall sa Caloocan pasado alas 11:30 ng gabi noong Sabado. Hindi na sila makapanik sa hagdan mula sa basement dahil sa mga nahuhulog na bahagi ng kisame. Hindi na rin halos makaya ng tubig mula sa fire hose ang apoy. Alas 10:30 ng gabi raw na magsimula ang sunog sa isang tindahan ng sapato sa ground floor. Bandang alauna ng madaling araw, itinaas na sa Task Force Bravo ang alarma. Ang grupo ni Butuhan winasak na ang ilang harang para makita ang iba pang pinagmumula ng apoy. Nagliwanag ang tindahang ito dahil sa nanggagalit na apoy. Sa labas, sumisilip-silip ang apoy sa bintana at pinto ng mall. Nang magliwanag, inakyat pa sa Task Force Delta ang alarma. Madaling araw naman ng Linggo nang marinig ang ilang maliliit na pagsabog mula sa basement. Pasado alas 11 ng umaga, muling kumapal at nangitim ang usok na lumalabas sa gusali. Inabot na rin daw kasi ng apoy ang imbaka ng thinner at pintura. Maya-maya pa. Ano yan, sir? Pintura, no? Oh, sir, yung chemical doon. Chemical namin na nakita ron. Mabuti na bawasan namin yan eh. Nasa isang room yan. Ang ilang residente tuloy hindi na mapakali. Kung hindi pa lalaki na ganyan, walang magdadakingan na ganito pa isa-isa. Walang tubig. Saan sila kumukuha? Ando pa lang asunog. Nag-impake na kami anytime na kung anong mangyari. Ayon sa BFP, hindi pa rin nila maideklarang fire out ang sitwasyon. May nagniningas pa sa 4th and 5th floors. Posible na mag-rekindle. Kasi yung mga garments at mga plastic at mga papel ay halos umabot na ng 2 meters ang kapal. So yung mga nasa ilalim nun, tuyo pa, kung hindi masustain ang supply ng tubig, maaaring magliyab uli. Nasa ika-apat at ika-limang palapag kasi ang storage area ng mall at kalimitan ng mga nakatambak dito ay mga tela, plastic at papel. Dahil dito, 24 oras pa rin babantayan ng mga bumbero ang sitwasyon. Bagamat wala raw dapat ipag-alala sa firewall, di na raw ligtas pang ukpahan ng gusali. Collapse na po yung building doon sa harapan, sa pinakaano. Saka lubog ho siya sa tubig. Flooded na siya. Ang mga apektado namang tenant, masama ang loob dahil sobra na raw ang kanilang pagkalugi. Kung pinapasok nila kami, may mailalabas sana kami sa mga paninda namin. Lahat ng naipundar namin nandoon. Palibalita nga yung iba, nagbayad daw, makapasok lang, makuha lang yung bolt nila. Jessica, sa ngayon ay hindi pa matansya ng Bureau of Fire Protection kung magkano ang estimated damage na idinulot ng sunog dito sa naturang mall. Bukod sa naging sanhi ng sunog, iimbestigahan na rin ng BFP kung nagkaroon ba ng pagkukulang sa inspeksyon dito sa fire safety ng mall dahil hindi ito ang unang beses na nasunog itong Evergotesco Grand Central Mall. Jessica, October 24, 1991, nang masunog ang Evergotesco Grand Central Mall dito nga sa Caloocan City at ang naging sanhi daw nito ay welding accident. Jessica? Okay. Teresa, ano ang dahilan? Kasi tatlong araw na eh. Napakatagal na o more than 3 days, no? Ano ang dahilan na sinasabi bakit hindi maapula yung apoy? Jessica, ayon sa BFP, marami daw kasing highly combustible materials dito sa loob ng mall. Gaya ng nabanggit kanina, tulad ng mga plastic, papel, at mga tela, lalo na dun sa fifth floor. So sabi ng BFP, kapag ito ay talagang nadilaan ng apoy, siguradong magliliyab at siguradong kakala dun sa iba pang area. Bukod dyan, yung structure din daw ng mall, sabi nga ng BFP, para itong oven, itong loob ng mall, na mahirap lumabas yung usok at para naging confined dun sa particular areas at halos dun na mismo sa loob ng mall yung sunog, Jessica. Yun ang mahirap. At ang problema dyan, marami sa ating mga mall at ibang mga malalaking gusali, ganyan, no? Medyo kulob yung structure. Tama ka dyan.
Okay, so paano daw, ano ang strategy nitong mga firefighter para tuluyan ng maapula itong apoy? Doon sa particular area na nabanggit nila kanina, like yung 4th and 5th floor, 24 hours yun na bubuhusan ng tubig. Kailangan daw nilang bantayan kasi nga iniiwasan nila na mag-rekindle o biglang magkaroon ulit ng sunog dahil meron pang mga particular portions tulad ng papel na tuyo pa, hindi nadilaan ng apoy. And kung nag-niningas pa, pwedeng biglang mag-siklab ulit ng apoy. Doon sa ibang areas, ganun din, chinecheck pa rin ng BFP, patuloy pa rin nilang binubuhusan ng tubig. 24 hours meron naka-standby dito ng mga bombero just to make sure na hindi na lalaki o hindi pa magkakaroon ng sunod pang insidente ng pagkasunog. Jessica. Okay, Teresa, ang pagkakaalam natin, pagka ganyan na malaking sunog, minsan ginagamitan na ng chemicals, di ba? Kasi minsan hindi na kaya ng tubig. Meron bang ganyang ginagamit ngayon dyan? So far, wala pa namang binabanggit ang BFP na chemicals na ginagamit. Kanina napansin natin patuloy yung pagdating ng mga bombero at tubig pa rin, no? Yung mga fire hose pa rin yung ginagamit nila na pagpasok dun sa loob just to make sure na hindi na nga magkaroon pa ng second incident. Jessica? Okay, maraming salamat, Maria Teresa Andrada.